Life is gonna be great. Here is the vibe. Dahil tao sa shopping, nakukonvince na ako. Can't you see I don't free? I already decided to buy 16,000 pesos. Can't you see I just read? The time is 11 in the morning and ayan, nakaayos na po ako and I'm ready to go out. Ang dami-daming Pilipino dito sa Japan. Feeling ko nasa Dubai ako. Siguro yung tourists dito, kung meron silang statistics, half of the tourist population are Filipino. Everywhere as in. Dito sa hotel namin, may na-meet ako kanina. Paglabas mo lahat sa mga kung saan ka bibili, sa Don Quixote, sa mga drugstores, all. Ang daming Pilipino. Minsan naman may nagpa-picture sa akin, guys. As in, alam niyo, mukha kang hindi pa naligo. Baho mo pa. Diyos ko po, I am planning to unbox my bag. Nung binili ni Mami Heidi, gusto kong gamitin kasi the past days ko pa ito gusto gamitin. Pero natatamad ako. Ngayon, ito na. Okay, so there is a resibo. Ang Prada po ay walang box. Sorry naman, di pa ako nakapaglinis ng nails ko. Hindi ako makahanap dito. Saka hirap kasi makipag-usap. Alam niyo po, kahit na madalas kami dito sa Japan, hindi kasi talaga sila generally nag-i-English. Hirap lang talaga makipag-communicate. So, here is the bag! Dun, dun, dun. There you go. Ang ganda, no? Parang feeling ko, this is so, so me. Panggalin natin ang mga supot. Ay, ang ganda. I have my strap. Importante sa akin yung bag na may strap para nagiging body bag. Feeling malaki, guys. Malaki. Pero cute siya. Hindi siya malaki tingnan, pero spacious siya sa loob. Yeah. The other side of the fence. Okay. There you go. Diba? Let's go shopping. Alam nyo ba, meron akong nabudol. Eh di syempre, nagtitingin ako ng ganyan. Meron siya, Malaysian, na kung nakita ko parang di na siya nag-isip, eto din daw kanya. Tapos sabi niya sa akin, good, right? Good. Yes. Nakabudol agad dun pa lang sa store. Nice siya for a travel bag. Nakabaan natin. Medyo maitli. Parang hindi yung mahaba, be. Shot tomate. Ayan. Yeah. Ako sa ganito pagdala ng bag. Classic na Prada material. Hazel King, kung ikaw bumili ng condo at hindi mo tinanong ang opinion ko, ano naman ngayon, bumili ako ng bag. At hindi naman kita tinanong. So, ganun lang yun, guys, diba? Pagka sigurado ka sa life, go for it! Bahala ka na, ikaw naman mag-take ng consequence nun. So far naman, na-happy ako. Kasi diba, meron mga instances na when you buy something, parang pag-uwi mo or pagkatapos mong bilhin, parang napapaisip ka, tapos parang nagsisisi ka. Pero ako, happy naman ako. At meron siyang kasusian. So, you can lock it like this. Oh, ganyan mo siya, diba? Pero ba't mo mailalak? Kunin na lang yung bag, diba? Parang mas maganda. Yung key for this lock, kung gusto nyo ilock. Eh, pero hindi ko naman nilalock. Style na lang yan. I'll take this chance to react dun sa kanya. Video. Hindi ko agad siya napanood, pero nag-pop. Parang sabi, aba, a new place. A new place to. Dahil nga, outside ako, busy. Tapos the following day ko pa siya napanood. Initial reaction ko naman, parang okay lang yun. Happy for her. And if that's what she wants, and then go for it. Then. Mas meron akong reaction dun sa niluto na sinampalukang manok. Unang-una na, maraming manok, diba? Tapos ang liit nung kanyang talagyan. Pangalawa, napakaraming sampalok. Saksakan yun ng asin. Pangatlo, yung sampalok, doon nilagay sa karne. Ako kasi pagka nagagamit ng fresh sampalok, doon ko sa ibang kaldero pinapakuluan. Tapos saka ko siya ididrink or sasalain para gamitin ng pang-asin doon sa nilagay. Okay at the end, di ba? Na-pull up naman niya. Saka siya naman yung kakain. Nare-realize niya rin yung mistakes niya on that simple thing. As simple as cooking, di ba? Pag alam mong na mali ka, the next time, you'll remember your mistake. Hindi mo na uulitin. The best lesson is yung experience. So, kahit minsan sabi-sabihan niyo yung mga anak niyo, mga mommies, di sila nakikinig. Let them experience life. Kung magkamali sila, edi ayusin din nila. They also need to be independent to decide for themselves. Di ba? Ano na nangyari sa vlog na to.
Okay, I'm ready to go! So ngayon, ang pupuntahan ko, hindi ko pa alam. Pero kwento ko na din sa inyo. Yesterday, ang dami ko nang napamili. I bought quite a number of skincare sa mga drugstores in Don Quixote. Mga small things lang naman. Natutuwa ako kasi hindi ko siya binibili before. So mas naging curious lang ako ngayon, especially sa mga skincare. Kasi naghanap ako ng something for whitening ng aking sunscreen. Hindi lang masyadong halata, pero medyo prominent siya kapag pimple. Ayun, naglaba din ako kagabi. Bili ako ng sabon sa baba, pero hindi ko na siya na-vlog. Naglaba na ako dati, di ba? So na-vlog ko na siya. Yung mga pasabay nyo, andi dito sa akin. Deliveries will be 2 days after ko dumating sa bahay. Magde-deliver po ako ng inyong mga in-order. So, my current fave lotion, ito. Ang daming nagpasabay. Bumili rin ako ng aking daily perfume sa Don Quixote. Ito yung mga pang-araw-araw lang na running errands. Napaka light, fresh, at saka nakakabang. Parang amoy ano ka lang, lobby ng hotel. Ganun. Parang ang sarap na rin yung amoy sa kwarto. Kagabi, in-spray ko siya dito. Ah! Kasi hindi ako nagpapalinis for us. Just before I leave, palit ako ng aking SIM, which I got from Travel SIM PH. So, every time I travel now, I always bring SIM from home. Most of the time, napansin ko, ang hirap maghanap dun sa country na pupuntahan mo. Kahit dito sa Japan, familiar na kami. Minsan, parang turukan nila kung saan-saan. Or probably, hindi nila naiintindihan. They're friendly naman. Pagkatapos, medyo pricey din. So, para wala ng hassle, I am ready to leave. So, ito nga pala yung bago kong bag. So, first bag ko ito na binili. Lotion. Wala po anong basa dyan. Ang ganda din kasi, para lang daily-daily bag. Minsan kasi, di ba, parang kung masyadong mahal yung bag mo, tapos pagpupunta ka lang naman sa palengke, mag-grocery ka. So, cute naman siya, di ba? Tapos maraming malalagay. Lagyan nyo lang siya ng bag organizer sa loob para mukhang hindi kayo naghahalukan. Nice. Black din yung choice ko. Black is beautiful. Siyempre, ito magagamitin ko para makapagpa-picture ako, di ba? Tapos sa Golden Goose. Itong Golden Goose talaga, hindi ako talaga ma-yes-yes. Kung mapapansin nyo, ilang beses na ako nagpunta ng Golden Goose dito sa Japan. In the previous vlog, meron ako. Pero hindi ako bumili. Ngayon, naisip kong bumili kasi nga, hindi mo na babalik sa Japan. Okay, let's go na talaga, promise. Aga-aga, ang daming tao na siya shopping. Yo, it's safe. The lace seems short. It's just like that. Always. Yeah, too short, you see. Too many people. So Golden Goose style a little bit different. We don't tie. Ooh, like that. Yeah. Parang mapapabili na. Parang iba yung feels ko today. Alam mo yung parang nako-convince na. Pero gusto ko customize eh. Pwede pala guys i-customize. Parang add-ons. Pwede rin siyang mag-paint, mag-draw. Guess all numbers. Like this, oh. Pwede rin delivery. For the men. Pero nice to kasi all white. Parang ang linis tingnan. Usually kasi, medyo yellowish yung sole. Di ba pagka ganito yellowish, medyo parang untimely. Pwede ba ibalik? Pero ako lang. This is the newest. Finally decided to buy and finally decided to also customize. Hindi ko ito nakita sa mga previous Golden Goose stores. So I wanted something very me because pag ganito lang, it's just bare. No? Medyo parang generic. So let's just put some me. 8 of this, yeah, sure. The light color. That color? Okay, so 2. Remisage. Left and right. Yeah. So this can be removed. Pinata yung sapato. So pwede kong pag-ulit itong gato. All Golden Goose stores offer customization? No. Just Japan, Osaka, and Tokyo only. Because if you want to more, you know, something special, yeah, still come. Yes, understand. Yay, yay, yay. Lock siya sa loob, guys. Ayun. This is my bling bling. Siyempre, dahil tayo ay vlogger, we have the camera. Alrighty! Additions. Tapos I have extra links. Kasama na siya dun sa fee. By the way, there is customization fee. 16,500 PM. Okay. This already LA. LA. Like this. It
And a hair dryer pa. Tel Aviv! That's life. So, di ba, minsan, kung kailan di mo na-expect sa akin, nakakamit. Pero, feels ko na siya talaga. I'm here. Thank you. Okay, so, nag-breakfast naman ako, pero nahihilo ko dahil late lunch na. Gusto ko muna ng light takoyaki muna. Then, saka ako kakain after a short while. Medyo, di masyadong maginaw ngayon. Pero kanina umaga, saka madaling araw, sobrang dali. I am passing along. Oh, diba? Everybody's favorite, 10 yen cheese. This is another Ichiran store dito sa Osaka, sa Medoton Boy, na lagi rin maraming pita. My favorite takoyaki. Diyan tayo pipila. Grabe, black basa ang takoyaki dito. And guess what? Ang mga vendors ng takoyaki dito, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Ang dami guys, at lahat sila ang hahaba ng pita. As in, hihira na ako, nagutom ako ng bongga. Bali, may shoes naman ako eh, kaya masaya ako. So, few days before I go home, sa ako bibili. Alam niyo, meron talagang feeling ng rush. Kanina, nung sinusukat ko, first sukat, second sukat, hindi talaga eh. Hindi ko talaga personality si Google. After a while, lumalabas na yung snacks kasi parang may mga items guys na hindi naka-display. Parang wala doon yung gusto ko. Nung nilalabas na ni Kuya, maliit lang kasi siguro yung place nila kaya nung lahat nakalabas. Pero pag may pinakita ka na model na gusto mo, ilalabas niya. Kausapin siya, tapos nag-feed na ako ng gusto ko, yung classic lang naman yun. Nakaka-happy na ako. Pagka hindi mo feel, huwag kang bibili. Hindi mo kailangan mag-rush. I don't need to buy kung hindi ko feel, kung hindi ko gusto, kung napipilitan lang ako. I will buy because I like it, I feel it. I have the budget for it, so I have a few days more to go and going home. Excited na ako actually umuwi. Natapos na yung ginagawa din sa bahay. Yung ceiling, tapos yung cabinet. Pero syempre wala tayong rep. Di ba remember? Yung rep bago ako umalis. Umuto, hindi ako agad nakabili kasi parang one day na lang alis na ako. So wala akong time. Sa halagang 500 yen. Wala lang, trying lang. I only got this for my 500 yen. Wala lang, just try it. Pagod ako. Dalawang Don Quixote yung pinuntahan ko, guys. Kailangan ko lang ng extra luggage. And so, binugubo ko si Gordas na bumili ng Rimowa. Kasi nung nandito siya, bibili na sana siya ng Rimowa. Kaya lang, walang stock. Pero convinced na siya na bibili siya dahil sa kakabudol ni Hazel. So ngayon, binugubo siya. And naghahanap ako ng Rimowa. I'm waiting for my order. Order ako ng crepe. Miss ko na yung mga fruit shakes. So, iba yung fruit shakes dito. Gusto ko rin na lamig na malamig yung fresh squeezed lemonade, fresh mango shake. Hindi ko masyadong bet yung whipped cream sa mga crepe. Gusto ko ice cream. Parang kasi siya, kaya yung whipped cream, parang bulag yun ang ice cream. Dito sa Japan, mostly ng crepe, pinakain na nagagad na kagalit. Gusto ko yung uupo ako tapos nasa pinggan, cafe breton. Ganun yung gusto ko sa akin. It's banana caramel cheesecake crepe. This is the banana. Parang iba din yung standard ng cheesecake. Nung nasa Tokyo kami, bumili ako ng Tokyo cheesecake. Mahal pero as in, sobrang sarap. At gusto ko pa nga bumili. Okay, meron daw sa atin nun. Pero hindi ko nakikita. Brand is Tokyo Milk Cheese Factory. Ice cream nila dito, hindi matamis. Well, it's nice naman. Siguro minamanage nila yung sugar level ng mga peeps, di ba? Pero hindi ako sanay. Even yung soda nila, hindi matamis. Pakita rin ng lemonade. Mukhang hindi siya fresh squeeze. False alarm, babe. And rice. By the way, dito to sa Shake Shack. Hindi ako happy dun sa rep. Tapos hindi rin ako dito happy sa lemonade. Fries nila, wala naman pinagkaiba sa fries ni 11-11. Waiting for my order.
niluluto doon ni Ihaw. Ang tagal! Gusto ko nang katawin si Kuya. Dalton Boy Weaver! Yes. Sweet sauce, spicy sauce. Sweet. Sweet. Yes. Okay. Finish this one. My order: imitation crab, crab stick and shrimp, and then chicken. Tawa ko dun sa pangalan na imitation crab. No, pagka hindi fresh yung crab, they call it imitation crab. May crab naman. Medyo maanghang because of the mayo na merong ang chili. Nice. Parang medyo hilo pa yung chicken sa akin. Chicken Thai. Nice. Very, very raw. Grilled na. Squid. Sweet yung flavor. Piling ko dapat may beer dito. Pulutan. Pulutan pa lang peg dito eh. Ang sarap tumambay dito. Mahangit. Maraming pagkain. To my left, may takoyaki, meron ramen, meron ice cream, cheese coin. Dito naman, meron na namang parang bar, tapos may ice cream din. Maraming pagkain dito talaga sa Osaka. Kaya kung gusto niyo mag-food trip, dapat punta kayo dito. Ito kayo mag-food. Akala ko uuwi na ako, pero di-decide pa pala ako. Pero sa totoo lang, mahal kong ice cream na to. 600 yen na tumatagin din. Oh my gosh! Mga around 250 pesos. Masarap. Chocolatey. Pero bakit natutunaw siya agad? Eh, parang kulang pa siya sa pagkalamig. Nice. Para siyang yung popsicle nung araw. Sino mga kaidaran ko dyan? Nung araw, di ba may popsicle si Queen Pops? Malaganon ang lasa niya. Pati yung kanyang cone. Hindi lang siya sweet cone, lengua cone, guys. Malalengua de gato yung peg. Hindi mo kailangan kagatin yung apa eh. Kasama na siya eh. Napaka-delicate. Parang madudulog siya agad. May Haidee, ice cream, ang daming kwento. I'm happy naman sa ice cream na kahit na mahal. Parang syempre, iba yung expectation mo. So kung mahal, tapos masarap, tapos happy ka, goods, di ba? Pero mahal, tapos hindi naman masarap, tapos tsaka pa. Pero syempre, puro reklamo ka, diba? Gusto ko pa ng Yoshinoya for the last night. Kasi nga, tomorrow night, yung flight ko pa uwi, eh, syempre, diba, nasa airport na tayo mag-dinner. Yoshinoya here is different as compared to Yoshinoya dun sa atin. Sa atin, sa true lang, hindi ako nakakakain sa Yoshinoya. Alam niyo yun, pero dito sa Japan, nakakain ako. But this is only the second time, ah, na mag-Yoshinoya ako. Una, yung pagdating namin nila mama dito sa kanilor guest, tapos eto na uli. Hindi ako nagpag-Yoshinoya. Gusto ko lang ulit kasi uli. Daming kwento ni Mami Haidee. Okay, let's go. Bye, Osaka!